Blessed day mga kabayan, welcome back po sa aking channel, Live WKSA. Sa mga kabayan natin babiyahe o nagbabalak magpunta sa ibang bansa kasama ang kanilang mga pamilya, lalo na po ngayong Holy Week. Mag-iingat po tayo mga kabayan sa mga travel scam. Baka ang masayang happy vacation nyo ay mapunta sa wala mga kabayan. Dahil po mga kabayan, dahil isang kababayan natin ang nabiktima ng halagang 90,000 pesos. Dahil po sa isang travel scam mga kababayan. Watson po ang mga nagbabagang balita na ito. Umaasa ang bilang ng mga kaso ng travel scam sa nakalipas na 3 taon. Babala ng mga otoridad, posibleng dumami pa yan ngayong papalapit ang Holy Week break. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Sa susunod na linggo, tiyak na mapupuno na naman ng mga pasahero ang mga paliparan, pantalan at bus terminal para samantalahin ang Holy Week break. Pero hindi lang pila ang kailangang paghandaan, kundi pati ang pag-iwas sa mga scam. Si Robert, hindi niya tunay na pangalan, na biktima na ng travel scam. Nag-book siya ng travel package papuntang Hong Kong para sa kanyang pamilya. Sa isa umanong travel agency sa social media, 200,000 pesos ang babayaran para sa 7 tao, mas mura kaysa kung mano-mano siyang gagawa ng itinerary. Kaya niya ito kinagat, pero na magbigay siya ng down payment na 90,000 pesos, nagduda siya sa kausap na travel agent. Sabi niya, may di-discountan daw. Oh, must be the baggage, the insurance. Oh, bayaran mo na today, di-discountan ko yung parang less than 2,000. Nung tataka na ako, wala namang ganun ever since na nag-transact tayo sa agency. Pakikita niya na, yung babayaran mo, fix na yun eh. Oo, wala ka nang kailangan baguhin doon, kaya nagtataka ako. Hanggang sa hindi na raw sumagot ang kausap niya at wala na rin sa social media ang travel agency, hindi na rin naibalik ang naibayad niyang 90,000 pesos. Ayon sa Scamwatch Pilipinas, mayroong 14 na nagsulputang travel scam ngayon, kabilang dyan ang pag-aalok ng peking accommodation sa mga hotel, murang travel deals, at umano'y libreng bakasyon. Isa lang yung layunin nila, to deceive us of our hard-earned money. Kukunin na yun ngayon, pati yung information. Mas lalala pa raw habang papalapit ang Semana Santa. If we will follow the last holiday seasons, no? Sa early days before the holiday itself, there is a potential increase. And then during the holiday itself, magda-die down. Sa tala naman ng Philippine National Police, halos 500 kaso ng travel scams na ang naitala simula 2021. Pinakamarami ay noong 2023. Payo ng mga eksperto, huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng mura o libreng hotel accommodation, pati na rin sa murang pasahe sa eroplano o tour packages. Lagi raw siguruhing lehitimong travel agency ang kausap na accredited ng Department of Tourism. Sakaling mabiktima, agad itong ipagbigay alam sa Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dapat po mga kabayan, kayo mismo ang pumunta sa mga travel agency kung gusto nyo talagang huwag maiska. Huwag po kayong umasa sa mga nag-aalok sa inyo sa mga Messenger o Facebook na mga travel na may mga discount dyan, dahil sigurado po baka ma-scam po tayo. Kaya dumirekta na lang po kayo sa mga agency ng mga travel agency para sigurado pong wala po kayong scam. Lalo na kung baguhan pa lang at bago ang mga account nila na ginagamit mga kababayan. At kung hindi nyo naman po maiwasan mga kababayan, dapat chine-check nyo po ang reviews kung talagang maraming nagla-like at nagko-comment sa kanyang Facebook account, mga kababayan. At kung matagal na po ang page na yan, mga kababayan, siguradong okay yan. At kung mga bagong gawa lang at mga bagong Facebook page o travel agency, siguradong hindi natin pagkakatiwalaan yan, mga kababayan, dahil baka ma-scam tayo dyan. At tungkol naman sa Agoda app, sigurado pong lihitin mo yan, mga kababayan, dahil pwede nyong gamitin ang Philippine bank account nyo dyan sa pag-book nyo po ng hotel, mga kababayan. At ugaliin nyo pong manood ng mga travel vlogs at tips sa YouTube, mga kababayan, para hindi po tayo malito o maloko. At para hindi po tayo nai-scam, mga kababayan. So ngayon, kababayan, sana nakatulong po ang video na ito at mga balitang ito sa inyo, mga kababayan. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking channel, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga videong ilalabas, mga kababayan. OFWKSA at your service.